Umaga po. In response to requests from recipients of our bamboo planting materials, kung paano daw po itatanim ang kawayan. May share po ako sa inyo, pero let me warn you, I'm not an expert sa bamboo. Lahat po ng ibabahagi ko sa inyo ay turo lang po sa akin ng ating mga kaibigan who have been in the bamboo industry longer than I am. Now, it all starts with this. Ito po yung tinatawag na lang bamboo propagule. Actually, ito po ay sanga ng kawayan. At ito po ay nakakabit dun sa malalaking puno ng kawayan. As they grow, actually, they have these parang branches. And these are called propagules. Ang ginagawa po nila, hinaharvest po ito, tinatanggal. And then, ito yung ginagawang similya. Of course, there are two ways of planting bamboos. No? Ito, propagule. And then, sinasabi nila, may buto na yung bamboo, pero hindi pa ako nakakita nun. So, let's just go through with this process, no? Which I'm familiar with. So, yung propagule, dito po sa nursery ko, binibili ko po ito from Bukidnon and even South Cotabato. And then, ito po, dinadala sa akin dito, ganito na, naputol na, kasi mahaba ito eh, naputol na. And then what we do, ay nilalagay po natin sa ganitong bag. No? Ito po yung poly bag. And dito po natin nilalagay yung propagule. Ang ginagamit po natin na medium is actually cocopeat. Why? Because when I was Secretary of Agriculture, I issued a memorandum disallowing the transport of seedlings in polybags using soil as medium, soil from Mindanao. And the reason being, meron po tayong sakit ng lupa sa Mindanao which is affecting the banana industry. At ang tawag dyan ay fusarium wilt. So we prevented the shipment of seedlings using soil outside of Mindanao to prevent the spread of the disease. So, cocopeat po ang gamit natin also because it has more moisture than ordinary soil. So, actually, in a week's time, makikita nyo, tutubo na, sisibol na yung itong node ng bamboo na ito. At dito po lalabas yung seedlings o yung kanyang sanga. Ano? At siguro after 2 to 3 weeks, ganyan na po ang mangyayari. No? Maybe even less than 3 weeks actually. 2 weeks, ganito na. No? And then, pwede nang itanim to actually. But it's better na ang itanim natin ay ganito na kalalaki. Sapagkat ito po ay talagang magsusurvive na. No? So, matataas na ito. And how do you plant this? Well, unang-una, of course, maglalagay ka ng butas, hindi naman masyado malalim. No? At hindi rin masyado malaki kasi maliit lang naman ito. Eh. Pero kung meron kayong, although hindi talaga required, no? Meron kayong abono, organic or whatever, tulad sa amin na gumagamit po kami ng chicken dung na pinatuyo through thermophilic process at binigay sa atin ng isang kaibigan natin si Jonathan Sui ng Anna Breeders Farm. And lagyan mo lang doon, no? Ng abono. Okay? Mga apat na takot lang. Actually yan, no? Tignan nyo, tuyo na yan. No? Ito actually tain ng manok to na pinatuyo na. No? So, ilalagay natin dyan yung chicken dung. And then, okay, pwede na yan. No? And then, kailangan tanggalin natin yung puwit ng plastic na to. Hindi pwedeng itanim to na may plastic. Ha? Hindi to tubo yan. So, tatanggalin. Okay. And then ingatan na hindi sasabog yung cocopeat. Okay, so hihilain mo na lang pataas. And then tatanggalin mo 'yan. Okay, so lalagyan mo ng lupa. Aapakan. It is advisable that after planting actually, bibinyagan mo ng konti para babasa yung lupa. And, hindi ako nabibiro ha. Kung malapit na naman sa likod ng bahay nyo itong kawayan na tanim nyo, pwede nyong ihian actually. Kasi yung ihi is natural nitrate. At yun po yung
natural raw form of urea. But of course, kailangan ding alagaan niyo. Tingnan niyo baka may damo pa sa palibot ng ano ng kawayan niyo para tumubo na maganda. Now, ano ang density per hectare? Well, according to our friends, the experts in the bamboo industry, sila Rob Bioko, sila Mirna Disipulo, the reputed, the known mother of giant bamboo in the Philippines, sila Bobby Kinsay, at iba pa nating kaibigan sa Mindanao Bamboo Council, ang kanilang recommended na population is 200 bamboo seedlings per hectare. And pwede mong taasan pa 400, pero advisable yung 200 para in between meron ka pang pwedeng maitanim or pwede ka makalaga ng manok, no? So yan pong ating sinishare na information. I've been telling you, I'm not an expert sa bamboo propagation and I'm just sharing with you the information shared to me by our experts in the bamboo industry. I hope this information helps you in developing your own bamboo farm. Mula po sa Kidepawan, I'm Manny Piñol.